Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and today I wanted to show you our succulents na nandito pa rin sila sa ating terrace area. So as you can see, dehydrated pa din yung kanilang leaves kasi I was really hoping na it will be rainy since the last time na nilabas natin sila dito, but unfortunately hindi yun nangyari. In fact, sobrang ganda pa rin ng weather dito sa Baguio. It's almost 4 PM pero sobrang ganda pa rin talaga ng weather. Ayan, diba? Blue skies pa din talaga as of today. Kaya I think hindi na uulan ulit. Kaya I decided na diligan na lang yung ating mga succulents today. But at the same time, mag-a-apply na rin tayo ng ating systemic fungicide kasi I discovered na some of our succulents have fungus already sa kanilang pinaka leaves, and if we won't be treating it right away, definitely sisirain niya yung ating succulents, and of course kakalat din siya dito sa lahat ng ating succulents na nandito sa rooftop. Kaya as early as now, we have to treat it right away and at the same time prevent nga yung spread ng fungus dito sa iba nating mga succulents. So I have here yung ating Sedum palmeri. It's already flowering, but look at this one. Nagkaroon siya ng powdery mildew sa kanyang pinaka leaves, and several weeks ago nung una ko siyang nakita, and right now ayan, talagang lumala na yung parang powdery mildew sa kanyang pinaka leaves, and in fact kumalat na nga rin siya sa ibang leaves. And so every time na I do check on my succulents, talagang sineseparate ko kaagad yung mga succulents na may fungus. Like this one, yung ating Heart Delight, talagang almost mamamatay na siya, diba? Kasi hindi pa natin siya na-treat. This one is a variegated lemon lime. Ayan. So we also have here sa likod na part, ayan, diba? Sobrang kumalat na talaga yung fungus sa kanyang pinaka-leaves. Pero pwede pa naman nating i-treat yung mga yan. This is Blue Surprise na may powdery mildew din sa kanyang pinaka-leaves. And if you are wondering kung bakit may fungus yung aking mga succulents, considering na malamig naman dito ngayon sa Baguio, it's because since malamig nga sa Baguio, nahahamugan every night and early morning yung aking mga succulents. Kaya yun, nagkakaroon nga sila ng fungus. Although hindi naman lahat ng aking mga succulents affected ng powdery mildew, yung ibang succulents lang talaga, they are very prone sa mga fungus, kaya we have to treat them right away. And so for today nga, we're gonna be applying yung ating mga fungicide. And for your information, dalawang fungicide yung ginagamit ko for my succulents. Itong Turugi Blue and the white one is the Tango. Itong Turugi Blue is a contact fungicide. Ito yung ini-spray ko directly sa ating mga succulents or sa leaves ng ating mga plants. Ito usually yung nakikita ninyong blue stains sa mga plants na nabibili dito nga sa may Benguet. And I only use this one for treating fungus sa aking mga succulents. So any time of the year, as long as may fungus yung aking succulents, ini-sprayan ko sila nitong ating Turugi Blue. While itong Tango naman, ina-apply ko lang siya twice a year, specifically every January before the summer season, and of course every June or July before the rainy season. So for today, ang i-apply natin is itong ating systemic fungicide kasi I will be using this as a preventive measure para hindi na magkaroon ng fungus yung iba nating mga succulents. Ayan siya. So yung single pack na to is approximately 1 tablespoon or more than 1 tablespoon, and it's already good for 16 liters of water. Ayan, so let me show you yung original packaging niya. Ganito lang siya kaliit. It's 100 grams, I think. Ayan, so maliit lang siya pero sobrang dami niya ng ma-applyan na plants or succulents. So here, nakalagay for ornamentals, it can treat yung ating powdery mildew, black spots, but pwede rin ito sa mga fruits. Ayan, sa vegetables, pwede siya. And for the application naman, half tablespoon or 1 tablespoon is already good for 16 liters of water. So ganun siya katipid gamitin. Kaya I will be applying this today.
Ganito ang itsura ng kanyang powder, and yung 16 liters of water is approximately isang timba na siya. So itong isang timba na to, 1 tablespoon is enough. Pero since I do apply this one twice a year lang naman, ginagawa kong 2 tablespoon yung nilalagay ko dito sa isang timba ng tubig. Ayan. So after nga natin siyang ilagay dyan, all we need to do is simply mix it, and sobrang bilis lang naman ma-dissolve nitong powder na ito dito sa ating water. And ang ayoko lang dito sa may tango na ito is masyadong matapang yung amoy niya pag naka-powdered form pa siya. Pero once na nahalo na siya sa tubig and nailagay nga sa ating mga plants, hindi naman siya nangangamoy na. So kumbaga nawawala yung amoy niya after maihalo sa tubig and ma-apply nga sa ating mga plants. Ayan. So, dapat ganito yung itsura ng ating tango na solution after mixing it. Talagang parang gatas lang yung color niya. Then, immediately after, pwede na natin itong gamitin pangdilig sa ating mga succulents. Kaya, make sure na pag mag-a-apply kayo nito, dapat hindi bagong dilig yung inyong mga succulents kasi baka ma-overwater naman. Diba? So, since nga hindi masyadong naulanan and dehydrated itong aking mga succulents, isasabay ko na itong systemic fungicide dito sa tubig na pinangdidilig ko sa kanila. Ayan. So, ganyan lang siya. And if you are wondering kung pwede ba siyang mailagay or malagyan yung kanilang leaves, pwedeng-pwede naman. So, you can apply this directly sa kanilang pinaka-leaves, or if ayaw nyo naman, then i-direct nyo na lang siyang pangdilig sa soil ng inyong mga succulents. Gusto ko din actually i-try yung parang isusoak or isasubmerge natin yung buong pot natin and succulents sa ating fungicide solution. So dapat talagang completely na masubmerge even itong succulents natin, pero siguro I will be doing that one next time pag may parang bigger na parang batcha na ako. But as of now, trinay ko lang, pero siguro next time I will be doing that one para naman mas matagal yung time na masoak talaga yung ating mga succulents sa fungicide solution. Ayan. So right now, inuubos ko na lang yung natitirang fungicide solution natin, and okay lang if may mga nailagay sa pinaka-reset ng ating mga succulents kasi later naman we will be removing that one using an air blower. So it's important na tanggalin natin yung mga excess na liquid sa pinaka-reset or leaves ng ating mga succulents para bukas pag umaraw na hindi naman sila ma-sunburn. Ayan. So, we are done with the application. Syempre, hindi ko na ipapakita sa inyo isa-isa kung paano ko tatanggalin yung mga liquid na nandyan sa kanilang pinaka-reset. Anyway, we have an air blower. Yun yung gagamitin natin. So, I hope na you would also check on your succulents. I-check nyo na and i-treat nyo sila once na nagkaroon na sila ng fungus. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent and Ornamental Plants.